Nagkukubli sa kadiliman ng mga sanga ng puno. Nagmamasid sa paligid ng hindi namamalayan. May mga matang animoy nagniningning sa kapulahan. Ilan lamang ito sa mga deskripsyon ng tanyag na kapre. Mabuti nga bang pakay nito o hindi maganda? Totoo nga ba ang paniniwala patungkol dito o kasinungalingan lamang? Kamusta? Mabuti at naparito ka. Meron akong ibubunyag na lihim na hindi nila gustong malaman mo. Kung ikaw ay interesado, panoorin hanggang dulo ng matuklasan ang katotohanan. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko munang magpasalamat sa iyong panonood. Ang aking layunin sa tuklas ay magbigay ng mga naiiba sa karaniwan na istorya at impormasyon. Tulungan mo sana ako mapadami pa ang ating mga matutuklasan sa pamamagitan ng pag-like, share at subscribe sa ating channel. Pakiclick na rin ang simbolo ng kampana upang manatiling updated sa mga kaalaman na iyong matutunghayan dito sa Tuklas. Noong ako'y musmus pa lamang, kami ay nakatira sa isang lalawigan kung saan ang mga kababalaghan ay hindi na bago. Kaya naman bata pa lamang, naging bukas na ang aking kaisipan tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ng pangkaraniwang mata. Isa na dito ang kapre. Maitim na lalaki na hindi pangkaraniwan ng laki. Mabalahibo at madalas makitang may hawak na isang uri ng sigarilyo o tabako. Ito ay may matapang at mabaho na amoy na hindi kaaya-ayang malanghap. Sinasabing mabalasik ang mga ito, lalo na sa mga tao na walang pakundangan kung sumira ng kalikasan. Kung bakit ganito ang ugali ng kapre ay sapagkat ito ay sinasabing tagapagbantay ng kalikasan. Hindi nag-iisa ang kapre, ito ay tila ba isang lahi ng mga engkanto o elemento ng kalikasan. Madami ang mga kapre na tahimik lamang na nag-oobserba. Dahil sa pagmamasid ng mga ito sa mga tao, kung minsan ay hindi nila maiwasan na mahumaling sa mga ito. At kung mahumaling nga ang isang kapre sa tao, ito ay nagsisimula ng manligaw. Sa una ay magbibigay ito ng mga swerte na hindi inaasahan. Alam din ito kung anong ikasasaya ng taong kanyang napupusuan, kaya yun ay gagawin niya sa abot ng kanyang makakaya. Hanggang sa unti-unti na itong magpakilala o magparamdam sa kanyang napupusuan. Kung minsan ay pumapasok ito sa panaginip upang makipag-usap o kung hindi naman, nagpapakita mismo sa tao. Lalo na kung ang bahay na tinitira nito ay malapit lang sa bahay ng tao na gusto ng kapre. Hindi maaaring maging magkabiyak ang tao at ang mga engkanto. Kaya naman gugustuhin ng kapre na kunin o isama ang tao sa kanyang mundo. Ibig sabihin, kakailanganing mamatay ng katawang tao ng babae at ang espiritu nito ay ang kanyang maisasama sa kanyang mundo o dimensyon. Kung sa paanong paraan, ito hindi magkakapareho. Ayon sa mga impormasyon na nagsalin-salin na, may mga tao na kusang sumama sa mga kapre sapagkat nahulog na rin ang loob ng mga ito sa nasabing nila lang. Subalit kung hindi naman ay kukunin nila ito ng sapilitan. Pumapasok sila sa katawan ng kanilang napupusuan nang sa ganon ay kanila itong masundan at lagi silang kasama nito. Naglalagay din sila ng mga sakit sa tao na kadalasan ay siyang nagiging dahilan ng pagkamatay nito. Bagamat makapangyarihan ang kapre ay meron pa ding mga manggagamot na merong kakayahan upang ilayo ang kapre sa mga tao. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng dasal, anting-anting o ay gimat. Maaari din na magustuhan ng kapre ang isang tao bilang isang kaibigan. Ito ay nakadepende sa pag-uugali ng isang tao at sa pag-uugali ng isang kapre. Kadalasan ay bata pa lang ang isang tao ay napipili na itong kaibigan ng kapre. Dahil ang kapre ay tagapagbantay ng ating kalikasan, meron itong kakayahan upang magbigay ng mga mineral na malaki ang halaga sa mga tao kagaya ng ginto.
Nagbibigay sila ng impormasyon kung saan ito makikita at kung minsan naman ay dinadala mismo nila ito sa ilalim ng bahay ng tao o sa ilalim ng puno kung saan sila naninirahan. Madalas natirahan ng mga kapre ang mga matatandang puno at hindi lang silang naninirahan dito kung hindi pati na rin ang iba pang mga ikanto o elemento ng kalikasan kagaya ng diwata. Naalala ko tuloy nung ako'y musmus pa lamang. Walang kuryente noong gabing iyon. Naglalaro kami ng aking mga kababata at napansin na lang namin na ang malaking puno ng akasya sa aming lugar ay nagliliwanag. Punong-puno ito ng napakadaming mga alitaptap, kamanghamanghang pagmasdan. Isa ito sa mga hindi ko malilimutan na tanawin na aking nakita. Ang sabi sa amin ng mga matatanda noon, isa daw itong paihiwatig at palatandaan na ang mataas na puno ay tinitira ng mga kapre at iba pang mga engkanto. Hindi lang sa mga puno naninirahan ng mga kapre taliwas sa alam ng madami. Ang mga kapre ay maaari ding manirahan sa mga kabahayan natin. Malalaman natin kung may kapre na nakatira sa isang bahay kung pagpasok pa lang ay mabigat na ang pakiramdam mo. Bukod dito ay mapapansin din agad ang kakaibang amoy na parang kulob na matapang sa ilong. Hindi naman masama ang mga kapre, sadyang magkaiba lang ang pananaw nila at ng pananaw natin kaya nagkakaroon ng mga komplikadong pangyayari. Handa ka na ba sa lihim na nabanggit ko kanina? Lingid sa kaalaman ng marami, ang ating unang presidente, Emilio Aguinaldo, ay meron naging kaibigang kapre. Ito ang nagbigay sa dating presidente ng anting-anting nito kaya nakakaligtas ito sa lahat ng labanan noon. Ito din ang nagbigay ng swerte kaya nanalo sa botohan ang unang pangulo. Nag-enjoy ka ba sa paksa natin ngayon? Mag-comment ka naman kung anong gusto mong talakayin natin sa susunod at gagawin natin yan. Huwag kalimutan na i-like at i-share ang video. Mag-subscribe na rin para manatiling updated sa mga bagong ilalabas natin na videos. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na Tuklas.